bias ka rito. Alam ko na ang sikreto mo. Ano ba talaga ang plano mo sa pamilya? Bahay ko to! I decide who stays and who goes! Remember, I am still your mother. Kung ano man ang sinabi ni Mama kay Grace, it does not matter. Alam kong kakaiba si Grace, pero alam mo, genuine, mabait siya. Kung gusto niyo maging maayos tayo, okay, magsasalita o gagawa ng kahit na ano laban kay Grace. Carlos and Doy are not safe hanggat nandun yung babaeng yun sa bahay ni Carlos. It's like waiting for a snake to bite them. I know what to do. Usap lang kami ni Grace. Makipag-ayos lang ako sa kanya. Kaya mo ka bang kailangan sa kanya? Carlos, saan naman makukuha ko sa kanya? Malaman mo kung nasan ang nanay mo. Dr. Santillan, I just want to ask a favor from you. May problema, Catherine. Gusto ko sana ikaw ang unang maparinig na tungkol kay Grace. Case, kasi nang dati mo yung kamay ko, basta karamdaman ako ng saya. Ate Grace, kinilig ka po. Pagkatapos nun, pumasok ako sa kwarto ng daddy mo. Sinuot niya ang veil mo. Hinakap ko siya at tinawag ko pa siyang Catherine. Hindi naman po masama magka-crush. Lalong-lalo na po sa daddy ko. Pugi po yun at mabait pa. Catherine, I'm falling for her. Alam ko naman kung anong kailangan kong gawin. Kailangan kalimutan ko si Grace. Ikaw lang naman talaga ang nasa puso ko. Ikaw lang. So, gumawa na lang tayo ng ibang budget meeting for the event, for the promotion of the founding anniversary. Sir, what promotion do you have in mind? Well, the usual, we have the long form and the short form content. Yeah. Oh, Venus, pakisabi kay Hailey gawin niya yung promotional content, yung materials. Ma'am, ako na pong tatawag kay Hailey. Wait. All right. Carlos, are you sure? This is the farm's 75th founding anniversary. Yeah, ikaw pa nga nagsabi na ikaw ang nagrekomenda sa kanya, di ba? What's the hesitation? This is a big event, a milestone. I think we should hire professionals to handle this, not some Gen Z who lacks experience. Perhaps hire a PR agency. No, yun ang problema. The cost is too high. We already outsourced our main event. And besides, napangako ko na sa kapatid mo. Magaling na bata yun. Yeah. So, any other concerns? Okay, very well. Eh, kung wala tayong gagawin, if there are no more questions, then we're done. Thank you. Alright. That's the Carlos I know. I love this renewed boss energy. So what you're trying to say is nagsaslap ako? You have to remember, matagal na akong hands-on sa farm. No, I just think that you were distracted. So, kailan ba siya babalik sa Spain? Minus alam ko nag-usap na kay ni Mama. Huwag ka na magkukunwari. Alam ko yung mga accusations ni Tita Nova about Grace, but I still trust your judgment. Okay, huwag na natin pag-uusapan si Grace. Someone's not too keen on Grace, but I'm not complaining. Pasok ka daw. Make yourself at home. Gusto ah. Salamat. Doc Vega, I remember this. The Roswell crash site, I was there a few years ago. Kaya tayo click eh. Doc, ikaw na lang tumatawag sa akin ng Doc Vega. Hindi na ako sanay. May I? Sure. Alam mo naman, first time I met you here, Doctor of Medicine. Tagal na akong tumigil sa pagiging doktor. Tanggal na ako ng lisensya, di ba? Buti na nga lang, nandyan ka para tulungan ako eh. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na ako ng baliw ng tuluyan. It's good to know. At least you're good. Oh, wait, what was it? Like 2 years ago since your last therapy and meds? So what have you been up to? Just here and there. Minsan, pumunta ako sa tatay ko sa Abra para tumulong. Pero madalas, dito ako sa Batangas. Tahimik eh. So, ano nga
pala yung favor na gusto mong hingin sa akin. You won't believe this, Vega. I have stumbled on an alien that has taken the form of a human. Para siyang alien na parang tao. It's just mingling among us. Ano? Saan? Paano? Kailan nangyari to? Vega, saka na natin pag-usapan ng details. May mga information ng alien na kailangan ko ma-extract. So kailangan natin siya makuha para ma-secure. Secure the alien? Hindi ba parang kidnapping yun, Doc? Vega, this is too personal for me. Kailangan ko siya makuha para malaman ko kung anong totoo tungkol sa kanya. And also, nasabihan ko na rin po yung farmers natin na kailangan mag-double time. Okay, andito na sila, alam na nila. Oh, yes, sir. Kaya lang meron pong problema eh. Ano yan? Sir! Carlo! Hello! Anong ginagawa niya dito? Nakalimutan mo kasi yung baon mo, kaya dinala namin. Jen, pakikuha mo. Marites, umuwi na kayo ngayon din, ha? Sir, sabi ko naman sa'yo, Ma'am, halika na, uwi na tayo, may labada pa ako. Wala man lang, hi. Wala naman ng goodbye. Hindi man lang nag-thank you sa dinala nating baon sa kanya. Baka may problema sa work. O, di ba? Halika na, uwi na tayo. Huwag mo naisipin yun. Ay! Uy! Tingin ka pa. Halika na, halika na, halika na. Okay na yung kakain na yun. So, matutulungan mo ba ako? You don't have to ask, Doc. Malaki ang natulong mo sa akin, kaya gagawin ko to. Why would I pass up an alien encounter? Eto na yun, Doc! This won't be easy, ha? She has telekinesis. At naihagis na niya ako nun. Seryoso, Doc? Malakas pala siya. May iba pa ba siyang powers? She can also read memories. Pero yun pala ang alam ko so far. Pero baka may madiscover tayo pag nakuha na natin siya. And I think the easiest way na without struggle is to sedate her. Kailangan ko ang tulong mo dun. You have to do it for me. May mga tao ka pa sa Abra, di ba? Mas maganda pag may makasama ka. Paano yung sedative? I will check kung meron pa ako sa bahay. But I also need something from you. May ginawa kang truth serum dati, di ba? Doc, I don't have that anymore. Alam mo naman na yun yung dahilan kung bakit ako nawalan ng lisensya, di ba? Pero alam mo pa rin ang formulation na. I'll do it. As long as I have everything in order, kikilos tayo. Kaya maghanap ka na ng mga tao mo.